created, we stand, all that you've designed, the image redefined. All the nights and days, and the evening skies, all your love surrounds, even beneath. At welcome sa ating online prayer and devotion. Before we start our topic
gawin po muna natin yung mga acts of faith natin. Una, sabay-sabay nating i-share itong broadcast na ito or yung ibang video natin, no, para ma-spread natin hindi yung kung ano-anong bagay kundi yung salita ng Diyos, no. Second is sabay-sabay natin i-push yung heart button natin, no. Ipakita natin kung gaano natin kamahal ang isa't isa. And next is let's tag and pray dun sa mga kaibigan mo, mahal mo sa buhay, or sa mga taong tingin mong nangangailangan ng mga ganito, no? Ganitong mga gawain. Next, sundan na rin natin ng page star natin, no? Send na rin natin yung mga stars natin, no? Maraming salamat sa patuloy na nagbibigay nito and pagpapalhain kayo ni Lord. And salamat po sa mga gumawa at gagawa pa lang, no? So kung bago ka pa lang dito sa ganitong gawain, welcome po sa ating gawain. At kung ikaw naman ay matagal nang sumusubaybay, is good job. Continue lang natin 'yan, no? Bago tayo magsimula ulit, let's pray. Thank you Lord sa araw na ito, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Lord, we do believe, Panginoon. Your spirit falls, Panginoon, Lord God, when we speak your very word, Panginoon. Pag pinag-uusapan ka namin, Lord God, nandun ka, Panginoon, Lord God. At Lord God, nawa, Panginoon, tumimo itong aming pag-uusapan sa aming isipan, sa aming puso, Panginoon. Lord God, maraming salamat. Ikaw ang may taas ngayong araw na ito. In Jesus' name we pray, amen and amen. So, before ako magsimula mismo sa pinaka-topic natin, no, pwede bang kumuha ka ng salamin? Hindi yung salamin na sinusuot, no? Salamin kung saan nakikita mo yung sarili mo. Yan. Ako, meron ako. No? Yan. Teka lang. Yan. Nakikita nyo naman. Medyo malapad pala ako dito. Medyo malapad pala ako dito, no? So, ito po yung salamin, no? At pwede bang tignan mo yung sarili mo through this mirror, no? Diba? Nakikita mo yung kagandahan at kagwapuhan mo sa salamin, no? Baka matagal ka na rin hindi nagsasalamin, no? Tignan mo maigi. And, pwede bang kurutin mo yung sarili mo tapos sabi mo, pinagpala ka talaga. Pinagpala talaga tayo, no? Pinagpala talaga tayo ni Lord, no? Dahil ang topic po natin ngayong araw na ito is to form Him in His image. So, let's open our Bible in Genesis chapter 2, verse 7. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. The man became a living being. There is really no such thing as self-made man. Scriptures tells us that God gave every one of us every ability that we have. Those we owe everything we have and everything we are to Him. Lahat po ng meron tayo or ikaw mismo is utang natin sa Kanya. Or sa Kanya lahat ng galing ito, mga kapatid, no? Lahat-lahat ng meron ka, meron tayo. Sa Kanya talaga ng galing, sa Panginoon talaga ng galing yan, no? We should be reminded of that every time we read the creation story in the book of Genesis, in chapter 2, makikita natin ang creation of man. Makikita natin what God did for the first man and that He does for each of us as well. They serve as a good reminder of how dependent we are upon the Lord and how we need to look to Him daily for our help and trust with every one of our circumstances. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground. God formed us like a potter does a clay, who is skillfully shaped a pot with his own hands. Grabe, no? No, matindi yung pagkakagawa sa atin ni Lord, no? Kaya kapatid, hindi ka just, no? Or sa Tagalog, hindi ka basta-basta. Grabe kung paano ka ginawa ng Lord, no? Dinisignan ganyan.
Okay? God carefully designed us according to His plan for us. Before we were formed. Diba? Sabi nga dun sa Jeremiah, no? Before I form you, I knew you. Alam na ni Lord talaga yung plano niya sa'yo. Okay? Ganun ka dinisign ng Lord. Okay, mga kapatid? It is a work of art that is being poured by the hands. The master potter. He form us. Ganun tayo ginawa ng Lord, no? You are not the way you are by accident. Hindi ka aksidente, kapatid, yang yung pagkakalagay sa'yo, huwag kayo maniniwala dun sa, ay, nung ginawa ka, natutulog ang Lord, kaya ka nasunog. hindi. Ay, yung ano mo, yun nga, yung minsan, tinatanong natin, bakit ganito ako? Bakit ganito yung ilong ko? Sa iba, pointed. Yung sa atin, no? Kung mapapansin nyo, yung atin, cute yan, cute size yan, no? Bakit hindi ako matangkad? Bakit lalaki ako, hindi ako naging babae? Pero, will the pot say to the potter, why have you made me like this? Hindi niya sasabihin yun, no? Kasi isa siyang pot, no? Hindi siya magtatanong sa potter, bakit ganito ako? Pero pag nakita mo yung pot na yun, kapatid, may design yun. Tayo nga gandang-ganda, eh, diba? Lalo na usong ayun niya, mga plantito-plantita, no? Usong-uso yung pot na yan, no? Uy, bibiling ko to kasi maganda. Okay, ganun din yung pagkakagawa sa'yo ni Lord, no? Ganun yung value mo sa Lord. Ha? Hindi ka aksidente, kapatid. Always, itanim mo sa isip mo yan. You are not accident. Ginawa ka ni Lord, may plan, dahil nakalaan ka dun sa plano niya, okay? Ano mang itsura mo, no? Hindi yan aksidente, okay? Planado yan ng Lord. Sabi nga sa Psalms 139, He knit you together in your mother's womb. That means that He has purposes for the way He made you. We should realize that the strength and abilities that we have are from God. You are not self-made. You were formed in His own image. Even if you say that you work hard to get where you are, you need to realize that even your ability to work hard and persevere is from God. Okay? Who has given you every good quality that you have. Kahit na mag... ganito ko kayo eh, medyo milyonaryo na ako eh. Oh. Kasi nagsumikap ako. Pero kapatid, yung ganong thinking natin, ibalik natin sa Lord yun, no? Bakit? Kasi nga, kung hindi ka naman create ng Lord, babalikan natin, ha? Kung hindi ka hiningahan ng Lord, no? So, wala yung strength. Tandaan mo, isa kang clay. Isa tayong clay, no? Isa tayong clay. Kung hindi huminga ang Lord sa atin, no? Wala tayong strength. Kung hindi ka pinorm ng Lord, wala yung strength, no? Kahit anong kumayod mo, no? Wala ka ngayon kung wala ang Lord. Okay? Yan ang tatandaan natin, kapatid. Wala yung pagsusumikap mo, no? Kung hindi ka ginabayan ng Lord. Okay? Being made in the image of God provides the basis of our work and purposes. If we are made in the image of God, we share His characteristic at marami na tayong matututunan. Sa pagpapatuloy sa ating series, kaya wag natin i-miss. He breathed into His nostril the breath of life. Ito na mga kapatid. Dun sa first point natin, makikita natin na you and I are merely dust. Formed by God into something infinitely more special. And when God had formed the man, this passage say, He breathed, yan, into his nostril, the breath of life. The word breath in Hebrew is ruach. Ruach, mga kapatid. Sabi nga ni Dr. Derek Prince, isa po siyang Bible teachers, which is, meron din siyang program about sa Bible nga, is na nag-i-spread sa iba't ibang lengguahe. No, yung salitang ruach, yung sa dulo nun, yung yun yung hininga, no, sa Hebrew, grabe, no, hiningahan ka ng Lord.
Hindi lang ibang tao, no? Kasi kung ibang tao yun, baka magalit ka. Okay? Si Lord ang huminga sa'yo. Si Lord ang nagbigay sa'yo ng buhay. The word imitates the very sound of breath. Pag huminga ka, di ba? Yan yun. Yan yung ruha. In the same word of spirit, God creating man by putting His breath, His spirit within Him. Okay? Without God, we are as dead and lifeless as dust. It is He who breathes into us the breath of life. The only reason that any of us are breathing today is that God has breath into us. The breath of life. Kaya ka nabubuhay ngayon. Lahat ng yan dahil sa Diyos, kapatid. Okay? Binibigyan ka ng hininga. Okay, mga kapatid, this is the true, this is true for us individuals in salvation. God must breathe His Spirit into us for us to live spiritually. You must have the breath of God's Spirit in your life to live spiritually. Okay? If you do not have God's Spirit in your life, then you are still spiritual. Spiritually dead. Kaya kailangan mo ng Spirit ng Lord. Dahil kung wala yung breath of life ni Jesus, kung wala yung breath of life ng Panginoon, ikaw ay spiritually dead. God designed man to enjoy and an intimate relationship with Him. Without God, we are dead. Okay? Babalik-balikan natin yon. Without God, we are dead and lifeless. We need to trust that He made us the way He wanted. Gusto ng Lord kung ano yung ginawa niya. Lahat, mga kapatid, lahat ng ginawa niya before tayo, lahat yon nagsalita siya. Pero dito, kapatid, ginamitan niya na ng hininga niya. Okay? With the both strength and weaknesses that He would use for His glory, God will breathe into us His Spirit to give us the power to do all that He wants to do through our lives, to accomplish His purposes sa buhay natin. And God has placed us exactly where He wants us to be for His kingdom purposes, His honor, and His glory. Okay, mga kapatid? Ginawa tayo ng Lord para tayo is mapunta doon sa divine nature niya. Yung hiningang nananalaytay sa'yo, yung dugong nananalaytay sa'yo. Okay, kapatid? Dahil yan si Lord. Okay? Binigay yan ng Lord. Kasi nga, gusto niya magkakasama, katulad ng isang pamilya, kung paano niya dinesign ang family, yun ang unang plano niya talaga sa atin. At ang plano pa rin niya. Gusto niya magkakasama tayong pamilya. Okay? Gusto niya kasama yung divine nature niya, kasama ka dun sa family niya. Okay? Ganun ang design sa'yo ng Lord. Okay, kapatid? As we pray today, let us Him to breath His Spirit into us or maybe into some specific area of our life. Your spiritual life, sa finances natin, yung marriage mo, yung family mo, cell group, and disciples natin na pinagkatiwala ng Lord. Ibigay natin sa, i-ask natin sa Lord yan as we continue on our prayer. Sige, let's pray. Thank you, Lord, sa natapos naming devotion, natapos na yung salita, Panginoon. Lord, we are praying, Panginoon, Lord God, dun sa breath of life mo, Panginoon, kung saan man specific area, Panginoon, na lapse kami, Panginoon, Lord, masingahan mo kami, Panginoon, spiritual man, finances man, Panginoon, Lord God. Or Lord God, dun sa mga cell group namin, Lord, sa kung saan kami naglalak, Panginoon, Lord God, we want, Panginoon, Your breath, Panginoon, dahil it's give life to us, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil alam ko, Panginoon, may ginagawa ka at may gagawin ka pa sa amin, Lord. Maraming salamat sa iyong divine purposes, Panginoon. Maraming salamat dahil gusto mo kaming mabilong dun sa family mo, Panginoon, Lord God. Maraming salamat dahil gusto mo kami mabilong dun sa divine nature mo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord God, sa gift ng family
na meron kami, Panginoon, biologically, spiritually, and sa CIF family that we have, Panginoon, na patuloy yung ginagamit para kami, Panginoon, mag-grow, mas lumalim pa sa iyo, Lord God. And Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil ngayon pa lang, Panginoon, we're praying sa mga may sakit, Panginoon, Lord God. Lord, we do believe na abutin mo po sila, Panginoon, Lord. You are Jehovah Rapha, the one who heal, Panginoon, Lord God. Alam namin, Panginoon, na hindi ka nagkukulang, Panginoon, Lord God. Ikaw ay sapat na at higit pa, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat dahil papagalingin mo at pinapagaling mo ang lahat ng may sakit, Panginoon, Lord God. Hindi ko man sila kilala specifically, Panginoon, Lord God. Hindi ko rin alam yung sakit nila, but Lord, alam mo yung kailangan nila. Alam mo kung saan part sila may iniinda, Panginoon, Lord God. I pray for the healing in the name of Jesus. And we claim, Panginoon, by your stripes, we are already healed, Panginoon, Lord God. Lord, alam ko, Panginoon, na papabangunin mo sila, papalakasin mo sila to testify your very own name, Panginoon, Lord God. And Lord, maraming salamat dahil alam ko, Panginoon, yung pangangailangan ng bawat isa is ipoprovide mo na, Panginoon, Lord God, at patuloy mong ipoprovide every day, Panginoon, ng needs namin, Panginoon. Before pa namin hingiin, binigay mo na, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat din, Panginoon, sa gagawin mo pa sa aming buhay, Panginoon. Lord, tulungan mo kami kung paano kami mapunta dun sa gusto mong mangyari sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, kung paano namin magawa yung divine purposes namin, Lord God. Lord, i-mold mo pa kami. I-mold mo pa kami ng matindi, Panginoon, Lord God. Mas gusto namin, baguhin mo kami araw-araw, Panginoon. Lord, we live up to you sa mga gagawin pa namin, Panginoon, ngayong araw na ito. Ikaw yung mapurihan, ikaw yung mandakila. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, muli, mga kapatid, maraming salamat, mga kapatid, at siyempre, maraming salamat sa Lord and maraming salamat sa patuloy na pakikinig, no? Mamaya na ang ating youth, no? Sa mga kabataan diyan, no? May event po ang ating youth, no? Suportahan natin or mas maganda, no? Manood tayo dahil marami tayong matututunan dito. And sa Sabado na rin yung Yes I Do kumanta pa, eh, no? Yung Yes I Do natin, no, para naman sa singles and young pro. And muli, maraming salamat mga kapatid at patuloy tayong magpalakasan para sa Lord, no. Muli, bye-bye and God bless. There's nothing there.